subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kababayan pa dyan, sa lahat ng panig ng mundo, Rizon, Visayas at Mindanao. Dito tayo pa uli sa may Manila Bay, at para magbigay po ng update nasa kabila pa yung sa kabilang area pa yung Manila Bay, kaya aakyat po tayo dito sa may footbridge para po makatawid tayo sa may kabila. Ayan po mga kababayan, at samahan niyo po ako para po magbigay update sa inyo sa araw na ito. Ayan po, at aakyat tayo ngayon dito. Kakamustahin natin itong phase 1 na kung saan nakalatag yung dolomite sand, o tinatawag na white sand. So, medyo mataas ang hagdan, kaya medyo hinihingal-hingal ako. Ayan po. Ayan, dito na tayo mga kababayan sa may babo ng footbridge. At sisilipin natin ngayon itong dolomite sand. Kagahapon nagkaroon nga ng mataas na tubig or high tide. Kasi sisilipin po natin kung ano pong nangyari matapos ang high tide. Ito nga po, at meron bang mga tao sa labas sa harapan. Hintay makaporma pa. Yan, ito nga mga kababayan, no? Makikita po natin dito yung yan, MMDA ito. Mga MMDA ito mga to. Ito nga mga babae, nakikita nang natin dito area ng area ng phase 1. Hapon mga kababayan, nagkaroon po ng pagtaas ng tubig at paglakas ng galaw ng alon dito sa may kabuuan ng Manila Bay. Kaya ngayon, nakita naman natin ngayon mga kababayan na nandito pa rin ang ating mga dolomite sand. Maraming sasabi na itong dolomite sand daw ay matatangay, no? Pag nagkaroon ng malakas na alon, pero nagkakamali sila mga kababayan, dahil kung makikita po natin dito, nandito pa rin yung mga dolomite sand. Intact pa rin sila. At matibay yan mga kababayan, hindi kayang gibain yan ng malakas na bagyo o alon. Dahil siksik sa siksik na po yan, yung mga dolomite sand dyan. At dito po, no? At sabi nila, pag nagkaroon na ng malakas na alon or high tide or bagyo, magkakaroon ng mabuno na ng basura daw to.
Pero ngayon mga kababayan, kita naman natin. Malinis pa rin yung ano, yung dolomite sand. Kung mapansin po natin, nandito po yung ano, yung mga MMDA at na kung saan patuloy silang naglilinis ito. Kung meron naman tayo nakikita ng basura, ito ilan lamang, no? Hindi sabing totally talaga na truck-truck. Hindi talaga yan noon, truck-truck talaga yung nakukuha ang basura dito. Pero dito naman, ano lang, plastic-plastic na lang. Isang balot ng plastic. Yung garbage bag kung tawagin, no? Zoom lang natin ha, para makita po na talaga yung pinakaano. Yan. Kita po natin ha. Yan. Kung may nakikita mo tayong kalat mga kababayan, it's normal lang yan sa karagatan, no? Normal lang yan na yung karagatan ay magkaroon ng konting mga kalat. Kahit saan pong panig ng mundo na merong nga karagatan, kailangan talagang magkaroon ng maintenance yan. Linisin dahil nga maraming kalat sa lahat ng panig ng karagatan. Dahil maraming tayong mga kababayan or ibang lahi na kung saan nagtatapon ng kalat nila sa karagatan. Kaya yan, napapadpad sa iba't ibang panig ng lugar ng karagatan o dalampasigan yung mga basura. Ayan. So po mga kababayan, ang ating update sa araw na ito, kung saan talaga naman na nakakatuwa tignan. Dahil nga maayos, malinis na ang Manila Bay. Kaya sa ating mga nagsasabi na sayang lang ang pera na ginastos dyan sa Manila Bay. Kaya nagkakamali po kayo mga kababayan. Dahil po hindi po nasayang ang pera na ginastos dito ng ating government, dahil makikita po naman natin talagang tuloy-tuloy ang pag-maintain ng ating gobyerno at isaayos ang pag-rehabilitate ng Manila Bay. Ayan mga kababayan, shout out dyan sa ating minamahal na presidente, Tatay Diggs, na kung saan talagang siya lamang ang nakaisip na ayusin, pagandahin, baguhin ang Manila Bay na dating puno ng basura, puno ng kalat, puno ng ebak ng tao, puno ng mga homeless, ano, talaga namang grabe talaga kung iisipin po natin. Pero ngayon mga kababayan, nakikita po natin ha, Malaburakay ang nakikita po natin dito nga sa may area ng Manila Bay. Hindi lang to mga kababayan ang linilinis ng ating mga MMDA, ang mga taga DPS at mga DNR Stereo Ranger, maging sa may lahat ng area na kung saan nagkakaroon ng rehab ang Manila Bay, patuloy silang naglilinis mga kababayan. Ayan po mga kababayan, sana nakapagbigay ako ng update sa inyo sa araw nito. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Hanggang dito na lang po ang ating update sa araw nito. At God bless po sa inyong lahat.